Sumampa sa 18,332 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa kahapon. Ito ang pinakamataas na kasong naitala sa buong bansa sa loob lamang ng isang araw mula nang magsimula ang pandemya. Dahil dito, ayon kay Contact Tracing Czar Mayor Benjamin Magalong, kailangan pang dagdagan ang 15,000 na mga contact tracer na una lang na-rehire ng DILG. Record-breaking to. We never had this type of, this number of cases in April during that surge. Never. Now, we are 18,000. Kulang talaga. If you look at the daily number of cases, at hindi talaga pwedeng ipeg lang natin na for every 800 na population mo, one contact tracer per 800. Hindi talaga pwede yan. It should be based on, it's just one of the parameters. It should also be based on the number of cases and daily number of cases. Pero kulang because of budgetary constraints. Naghanap na ang DILG ng halos 7 bilyong piso para sa funding ng karagdagang contact tracers. Pag nagkataon, focus ang mga lugar na nakapagtala na ng mataas na kaso ng COVID-19, lalo na sa mga nakitaan ng Delta variant. Kaya naman, pinakiusapan muna ni Magalong ang mga pamalang lokal na magpatulong muna sa mga miyembro ng PNP, call center agents, BFP at AFP. It's up to the local government to innovate, to take the initiative. Katulad sa atin sa Baguio, ginagawa natin is we got the help of the call center. Meron tayong 30 call center agents na tumutulong sa atin ngayon. Trainin natin sila. We have pinadagdagan natin sa Philippine National Police yung kanilang personnel na natutulong sa atin sa contact tracing. So we have 60 personnel now. Meron din binigay ang Bureau of Fire. Tapos meron pa tayong reserve command na pwede nating i-train anytime. Pwede natin silang i-pick up. All we have to do is screen them, interview them. Piliin natin sa kanila kung sino yung mga may investigative mindset. Dahil sa presensya ng Delta variant sa bansa, inaasahang tataas pa ang kaso ng COVID-19 araw-araw. Mataas ang hawaan because we're dealing with a virus that is very highly transmissible. Kaya maski hindi ka masyadong lumalabas, bahay, workplace, bahay lang, nandun pa rin yung risk mo na makakuha ng infection, especially na wala tayong bakuna at hindi pa nabakunaan lahat, no? And that's the target of the government na at least, no, mabakunaan lahat 40 to 50% sa NCR in the next few weeks. Dapat makuha natin yan dahil when you will be vaccinated, even if you'll be exposed, your risk of getting the infection and transmitting it will be a bit lower and significantly lower compared to those na wala pa tayong bakuna. Kahapon, nakipagpulong si Mayor Magalong sa IATF upang pag-usapan at planuhin ang inaasahang pagsipa pa ng kaso at pagpapalakas ng contact tracing sa bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.